Para sa video natin ngayon, gagawa tayo ng arboreal enclosure. Papakita ko sa inyo yung amateur style ko sa paggawa ng arboreal enclosure gamit itong Ferrero Chocolate Rocher container. Million fans around the world! Walang awat ah! Walang awat ah! Kamusta na kayo mga kosa? Welcome back to Think Tarantulas TV. Ngayon, gagawa tayo ng arboreal enclosure. Papakita ko sa inyo yung step by step kung paano siya gawin. Ang mga kailangan natin gamit, drill. Yan, kailangan natin yan. Gagawa tayo ng air vent sa enclosure natin. Siyempre, drill bits. Yan, meron ako niya isang set, iba-ibang size. Yan, maganda yan. Pwede siya sa plastic or sa concrete. Isang set siya. Next na kailangan natin is yung cement glue. Pangalan nito is Tensol 12. Nabili ko to sa Amazon. So, tingnan natin kung maganda siyang gamitin. May kasama na siyang syringe. Ayan. Siyempre, ito. Lagaring bakal. Ayan. Wala ako nung proper na blade pang cut ng plastic eh. Pero, kung wala kayo nun, pwede na lagaring bakal. Tapos, ayan. Ayan, plastic hinge para sa pinto ng enclosure natin. Dalawa kailangan natin. Ayan, simula na tayo. Ayan, disclaimer lang mga kosa ha. Amateur lang tayo, hindi tayo professional. So, huwag kayong mag-expect ng perfect na enclosure. Ito lang yung amateur style. So, hopefully may matutunan kayo. Ayan, gagawa ko ng guhit para yan yung lining ko ng pinto. Yan yung magiging division niya between dun sa base at saka dun sa magiging door opening ng enclosure natin. Lalagariin ko lang siya. Dahan-dahan kasi medyo malutong yung plastic eh. So, konting ingat din. Kaya mas maganda gamitin dito yung drill bits na blade. Mas matalas siya para hindi siya mano-mano. Mas malinis yung pagkakahiwa sa kanya kaysa sa lagaring bakal. Eh kaso wala tayo no, kaya pagtsagaan na natin ng lagari. Kaya ika nga, initiative na lang. Pansin ninyo yung paglalagari ko, dahan-dahan lang. Ano? Kasi talagang malutong yung plastic eh. Tsaka napakabilis niyang magasgas. Pag lumampas, magagasgas siya. Kaya yan, kung mapapansin nyo, may mga konting gasgas kasi lumampas yung pagdalagari ko eh. Pero pwede na rin pagtyagaan yan. Ito, sukatin natin. Tingnan natin kung maganda yung pagkakatabas natin. Tingnan natin para lang malaman natin yung magiging itsura tsaka kung paano natin ipipwesto. Yeah, medyo okay. So ito, liliyahin natin yung edges ng pinagtabasan natin para hindi siya matalas tsaka yung mga maliliit na natira sa kasi yung lagari hindi masyadong smooth eh. So medyo kinisin lang natin yung edge para hindi tayo mahiwa. Ayan. Ayan, medyo ano na, smooth na siya. So, banata natin yung isa. Ayan, liyahin lang natin yung edges. Kunti lang yan, kailangan medyo pino yung liha nyo. Mabilis naman siyang ano eh, makuminis eh. Ayan. Para lang mawala yung sharpness ng edges ng pinagtabasa natin ng lagari. Yan, pag gumagamit tayo ng liha, medyo ingat lang. Siguraduhin nyo yung edge lang ang tinatamaan. Kasi nga, yung plastic, napaka-prone niya sa gasgas eh. Kaya yan, medyo konting ingat. Angle lang yung plastic para hindi magasgasan. Punasan natin ng tissue, medyo damp na tissue. Yan, para mawala yung mga dust nung pinaglihahan natin. At yan, pwede na natin ikasa to. Idikit na natin yung hinge. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may gasgas. Oh, kasi tumalon yung lagari ko kanina eh.
Kaya yan, pero pwede na rin pagtsagaan yan. Hindi siya perfect, pero okay na rin. Ito, sukatin natin uli. Yan, tingnan natin kung maganda yung pagkakalihan natin, kung ano itsura. Para double check lang, sigurado yung kung, sigurado tayo kung paano yung discarding gagawin natin pag idinikit natin yung hinge. Lagay muna natin yung hinge sa ibaba, huwag muna natin idikit. Tingnan lang natin kung ano yung itsura. Para yan, yan. Kumbaga, ikakasa lang natin. Tapos, lalagyan na natin ng glue. First time kong gagamit itong glue na to. So, nakita ko to dun sa website ng nagtitinda ng acrylic. Tingnan natin kung okay itong glue na to. Kasi, hindi ko alam kung ano itsura nito o ano mangyayari. Ito, ayan, kung mapapansin nyo, medyo palpak yung una kong dikit dun sa unang hinge. Nagkalat yung glue. Grabe, hindi ko kasi kabisado eh. Medyo malapot pala yung glue, hindi siya malabnaw. So, ayan, medyo nagkalat siya, medyo messy siyang tingnan. Ayan, pero pwede na rin pagtsagaan yan. Ayan, idikit natin yung isang side ng hinge para makita na natin yung itsura niya. As I say, amateur lang naman tong diskarte natin eh. Kaya, subok lang. Magdadala naman dyan kung ano yung laman ng loob eh, yung kung ano yung tarantso ang ilalagay natin eh. Hindi na mapapansin yung hinge pagka may laman na yung loob nyan. Ito na, medyo tuyo na siya. So, ayan. Hindi naman masama pero konting ano lang, hindi lang siya masyado malinis sa pagkakadikit. Pero matibay siya. Ito, ididikit na din natin yung base dun sa ilalim. Yan, yung pinaka na, lining niyan, lalagyan din natin ng tensile glue. Para yan yung magiging fix na siya. Dikit natin dahan-dahan lang para kasi pagka bigla ang kakalat na naman yung glue. Mahirap linisin pagka kumalat na rin sa plastic eh. Press lang natin ng konti yung lining niya sa loob para tumibay lalo yung pagkakadikit niya. Yan na. Okay naman. Hindi naman siya not bad naman. Pero yun nga, sa sinabi ko, kita yung glue eh. No? Hindi siya naging transparent na inaasahan ko eh. Ayan na, may forma na siya eh. Pag nilagyan na natin ng substrate yan, tsaka mga cork bark sa loob, yung mga decoration niya, kaganda na itsura na yan. Tingnan natin kung bubukas yung pinto na maayos. Ayan. Ayos naman. Okay naman yung pagkakadikit ng hinge, tsaka wala siyang sabit. Ngayon, lalagyan natin ng vent hole gamit yung drill. Ayan, para maganda yung airflow niya, lalagyan natin na maraming vent hole. Lahat ng mga enclosure ko, ang ginagamit kong pangbutas, itong drill. Hindi ako gumagamit ng soldering iron, wala ako nun. Ito yung drill, medyo mas malinis siyang tingnan. Sa drill nga lang, kailangan dahan-dahan lang, mag-iingat ka kasi yung ibang plastic, nagka-crack siya. Okay, tapos na tayo sa paggawa ng enclosure. Lagyan na natin ang design ng loob. Ito, meron akong cork bark na background. Pinaghati ko yung malaking cork bark, pinanipis ko. Lalagay natin, gagawin natin background. Didikit natin siya ng glue. Saktong-sakto yung pagkakatabas ko dun sa cork bark. Oh. Ganda. Pasok na pasok. Nakadikit na yan. Dinikit ko na siya ng glue gun, mga kosa. Kargahan natin ng substrate, mga kosa, para malaman natin itsura. Ayun, mga kosa, subscribe naman kayo sa channel ko. Ayan. Click the notification bell. Tsaka, syempre, like and share na rin yung mga content ko. Sana, kahit paano, ayan, meron kayong konting natututunan sa channel ko. Ayan. Nalilibang din kayo sa mga content ko. Lalo-lalo na yung mga hobbyist.
Ito, meron ako isang tuyong sanga ng puno na napulot dito sa park dito. Ayan, ito gagawin nating decor dito sa enclosure natin. Hindi na tayo bibili, pwede nang gamitin to kasi ayan, maganda rin naman eh, natural yung itsura niya. Ito, ayan, nagkakaporma na. Medyo gumaganda na siya. Gumaganda na yung itsura niya. Lagyan natin ng ano, plant decor para medyo magkaroon siya ng itsura ng konti. Hindi siya parang plain lang. Meron siyang konting dimension. Dito naman sa side na to, lagyan natin ng ano, ng sphagnum moss. Dikit natin doon sa tuyong sanga para magkaroon din siya ng konting dating. Hindi siya masyadong parang medyo boring tingnan pagka yung kahoy lang ang naka, ano eh, nakalatag sa gitna. Ayan, lagyan pa natin isang plant decor sa pinaka base naman para balance yung itsura niya. At ayan, ito, tapos na ang ating arboreal enclosure gamit ang Ferrero Rocher Chocolate. Okay na rin yung naging result ng trabaho natin, mga kosa. Ayan, no, hindi naman siya pangit tingnan, di ba? Kumbaga, pwede na natin pagtiyagaan yan. Yung glue lang ang medyo naging issue natin. Ayan, as I say, hindi siya naging clear nung dinikit natin. Apart from that, okay naman siya. Ayan, pag binuksan mo yung pinto, maganda yung bukas niya. Smooth, walang sabit. Yung decor niya sa loob, simple lang. Tsaka yung background niya, kasadong-kasadong, ganda. Wala pa akong naisip na tarantula na ilalagay dito, no? Kasi ang size nito, pang juvenile siya eh. So, ayan, kung meron kayong suggestion kung ano ilalagay natin dito, comment nyo. Kung kaya nating bilhin, ayan, paghahanda natin. Ito, ipapakita ko sa inyo yung unang enclosure na ginawa ko. Ferrero Rocher din. Ayan, maliit na size. Meron ng laman yan, yung P-Metallica natin. Ayan, maraming salamat sa mga nanood. Mga kosa, salamat sa mga suporta nyo. At sa susunod na video uli, kung ano yung gusto nyo ilagay natin dito, comment lang. Okay, thank you, thank you. Approve!